Now, for today's topic, we will tackle about health benefits of badminton. Ano ba yung mga health benefits na nakuha natin sa badminton? Okay, hindi natin malalaman. Okay? First is improves muscle strength. One among the important benefits of playing badminton is that it boosts up the muscle strength, making you strong and fit. The continuous movements from here to there build up your muscle mass as well as tone them up into perfect structure. It boosts up your core muscles, calves, quads, and hamstrings. Okay, magkaiba po yung muscle endurance and muscle strength. Yung muscle endurance, yun yung kung gaano katatagal dun sa isang bagay na ginagawa mo. Yun yung muscle endurance. Muscle strength, kung gaano nakakalakas yung muscles na, ginagamit mo during badminton game. Okay? Yun yung difference ng muscle strength kasi baka malito kayo na muscle endurance and muscle strength. Okay? Yeah, syempre, sa badminton, di lang naman nakatayo ka lang. So, there's a lot of movements around the court during the game. Syempre, maghahabol ka ng bola, nagamit ka ng different skills, different strokes, then may proper footwork ang susundin. That's why your muscles developing during those times kapag naglalaro ka ng badminton lagi. Okay, next, second one, improves heart functioning. Lahat naman ng sports, lahat naman ng exercise is nai-improve niya yung heart functioning, lalo na kung intense movement ang ginagawa. Like badminton, intense yung mga moves na ginagawa dito. Okay? Continuous movements and hits in badminton strengthens your heart muscles. It also improves the blood flow through our veins and pumps the heart up. It decreases the cholesterol level and reduces the risk of heart attacks or strokes. This also unclogs the blocked walls of the heart and increase the blood flow. Okay, that's why playing badminton or doing different kind of sports or exercise every day is good for our heart. Okay, nababawasan niyo yung risk ng pagkakaroon natin ng heart attacks or pagkakaroon ng strokes. Okay. And trivia lang, alam nyo ba na merong tinatawag na players heart disease? Parang ganun yung ano niya. So, anong ibig sabihin ng sakit na yun? Yun yung mga player na nag-stop na sila sa paglalaro. Then, wala na silang totally movement na ginagawa everyday. As in, parang bedridden na lang sila. Yun, nagkakaroon sila ng problema sa heart. Then, hindi ko lang alam kung ano yung specific na tawag. Pero, yun yung pinaka-ano nung sakit. Nagkakaproblema sila sa puso, yung mga athlete na tumitigil sa paglaro ng sports. Okay? Next. Pwede nyo i-search yun kung anong sakit yun. Parang athlete's heart disease ata. Parang ganun. Pwede nyo, makikita nyo naman sa Google yun pag sinerch nyo. Okay? Number 3, it helps to reduce stress. Okay? Para siyang stress reliever. Okay? The vibrant game of badminton is a healthy habit to ward off your stress hormones. That's so suiting right. Stress is something that eats you up day by day. It reduces both your physical and mental ability, leaving you a living zombie. Okay? But by practicing badminton as daily sport, our body reduces their stress hormones and boost up the happy hormones, leaving you happy and alive. Hindi lang naman badminton pwedeng maging stress reliever. There are a lot of things that can be a stress reliever. But by doing a
depende sa tao kasi meron silang stress reliever like pag kumakain sila or watching movie or kwentuhan with friends, okay? Meron din naman katulad natin na mga sporty katulad ko na athlete na every time na may stress ako sa mga bagay-bagay na dumadating sa buhay ko, I'm just playing badminton every day. Training, playing with friends, socialize, playing with a lot of people kahit di ko kakilala. May socializing din. Bawas stress yun. Kasi nakakalimutan mo yung mga problema mo. Yung mga stress na dumadating or yung mga stress na idudulot ng mga bagay na dumadating sa buhay natin. Okay? Next. Improves flexibility. The backhand smashing and forehand smashing needs high flexibility by making it a habit our muscle become flexible and strong. Flexibility of muscles help you maintain a healthy, smart life. Now, kakasabi ko alam kanina na there are a lot of skills, there are a lot of strokes that can help you to develop different parts of your body. Okay, merong muscle strength, muscle endurance, meron ding flexibility, also balance, meron din. Mas lalakas yung balance mo kasi magamit na gamit yung balance sa paglalaro ng badminton. Also flexibility. There are skills that needs you to be flexible. Kasi hindi naman pwedeng maglalaro ka lang ng sports ay na hindi ma-develop yung flexible mo. Lahat naman ng sports and exercise is nakaka-develop ng flexibility ng muscles. Okay? Next. Boost your metabolism rate. Okay? May tanong. Bakit may mga players na kahit sobrang lakas kumain, hindi sila tumataba? And here's why. Kasi every sports and every exercise that they doing, nabuboost yung metabolism rate nila. Okay? Kaya kahit gaano sila kadami kumain, gaano sila kadami lumafang, kahit gaano kadaming kanin ng kainin nila araw-araw, hindi sila tumataba. That's why. But for me, like me, na during pandemic, hindi na nakakapaglaro ng badminton dahil nga sa COVID, that's why yung metabolism rate ko is medyo bumagal. That's why I gain weight during this pandemic. Okay? Having a good metabolism with a high metabolic rate is vital for healthy life. Badminton is an active sport which sweats you out from tip to toe. Totoo to. Nung active pa ako sa pagbabadminton, lalo na nung athlete ako, hanggang medyas ko, hanggang sa paa ko, basang-basa. Ganun kalakas magpapawis yung badminton. Kasi, like I said before, gumagamit nga tayo ng mga intense na movement, intense na skills, samahan mo pa ng proper footwork. Kaya ganun sobrang makapagpapawis ang badminton. Okay? The natural sweating of our body burns up the calories and removes toxin inside out and hence help in weight loss. Increased metabolic rate maintains your physique and keeps you fit and firm. Okay? Doing exercise in different sports and badminton helps you to keep fit. Ibig sabihin, tinutulungan ka niya para hindi ka mag-gain ng weight. You kumain ka, then later on maglalaro ka ng badminton or any kind of sports or you're doing exercise. It helps you to burn calories and fats. Okay? But merong kasabihan ang ibang coaches na
Walking burns calories and playing sports or sabi natin playing badminton na lang. Playing badminton burns fat. Bakit nila nasabi yun? It may be galing sa experience nila, then na-absorb nila na ganun yung difference. Okay? But for me, as long as you're physically active, which is kahit di ka active sa sports or exercise, but you're doing gumagawa ka ng gawaing bahay like pagwawalis, or sabihin na natin hindi ka nakahilata sa buong maghapon, you still burning calories and fats. Okay? As long as you're moving, you're physically active. What do you call this one? Yung nakahilata ka buong maghapon. Then, you will gain rate talaga. You will gain weight talaga. Ang paghiga ng matagal at pagupo ng matagal, eh hindi nakaka-burn ng calories and fats. Okay? Next. Strengthen your bone. The back and forth movements of hands, legs, arms develops calcium matrix in your bones, strengthening the bones within. This also enhances the physical appearance, and we all are nothing but mere skeletons. Okay? So, the saying na doing sports, playing different sports or playing your favorite sport and doing exercise every day strengthen our bone, which is true. Okay? Nakaka-help sila. Nakaka-help yung mga ginagawa natin sa pag-build ng sa pag-strengthen ng bone. How do I say so? Example, pansinin niyo yung matatanda. Yung mga seniors or sabi na kahit din na seniors sa mga 40 or 50 and above ages, mga pababae, mga palalaki, they choose to do something. Sometimes it can be Zumba, it can be doing exercise every morning or gardening. Yan nakakatulong sa kanila yan. Kasi ayaw nila nung nai-stay lang sila. Why? Kasi parang feeling nila lagi silang magkakasakit, parang nanghina, parang hindi na sila makatayo. That's why being physically active and doing a sports and exercise every day strengthen our bone. Okay? So next. Improves mental agility. Okay? Apart from physical benefits, mental benefits of badminton are more striking and interesting. The tiny white cock may deceive, or the tiny white shuttlecock may deceive you with its meek look but moves like swift, fast and furious. The player has to focus on the fast-moving shuttlecock, which is increase the level of concentration and mental activeness. One has to be alert at given point. Presence of mind is cardinal. Okay? So, improves mental agility. Why? Because did you know that badminton is the fastest sports in the world? Okay? Kapag naka-focus tayo sa laro, especially if you're a pro player, you're competing a lot of tournaments, madedevelop yung mental agility nyo. Kasi minsan, kapag umisma siyang kalaban, mabilis ang balik ng bola. So, merong coordination na nangyayari, or merong, what do you call this one? Parang memory muscle kasi. So, kapag every time na ginagawa ng muscle mo yon, then coordinates with your mental, tinatamaan ng maayos yung bola. Okay? That's why it improves mental agility. Also,
you're using your brain kung saan mo ilalagay yung bola. Kasi meron din tinatawag na placing sa badminton. Hindi lang basta balik ka lang ng balik ng bola sa kalaban. Kailangan mo ding iiwas yung bola sa kalaban. Hindi pwedeng laging nasa kalaban. Why? Because ang point na ng badminton ngayong panahon natin is to kill the shuttlecock. Unlike sa Asian time na they're just hitting the shuttlecock hangga't di bumabagsak yung bola sa hangga't di bumabagsak ang bola sa lupa, tuloy ang laro. Okay? And I assume na there are only one specific skill that they have, which is yung clear or sa Tagalog yung pagpapalobo lang ng bola, yung laging pataas lang ang tira ng shuttlecock. Okay? That's why hindi ganun kaano yung badminton dati. But now, we have different health benefits badminton kasi nga nagde-develop or may innovation na nangyayari sa badminton. Okay? Next. Ito, katulad ng sinabi ko kanina, helps in social being. Badminton is a game of two or four members and not a single soul play. It's healthy competition between two members. You either win or lose, but you'll always maintain good social relationship. Okay? Ibig sabihin, katulad ng sinabi ko kanina, I play a lot badminton when I feel a lot of stress. Then, I play with strangers then. Kahit hindi ko sila kakilala, okay lang, let's play. Kasi doon nag-i-start yung pagiging social, yung socialization mo na de-develop din. So, pwede kang magkaroon ng a lot of friends sa badminton. And always, tatandaan na, kahit magkalaban kayo ng opposing team, pwede pa rin kayo maging magkaibigan. Kasi badminton is hindi siya patungkol lang sa talo at panalo. Okay? The purpose of playing badminton is to make you fun, to make you a lot of friends. Yun yung parang para sa akin, yun ang pinaka-purpose ng badminton. Kasi hindi, paglabas nyo ng court, matalo-manalo, paglabas nyo ng court, pwede pa rin kayo maging magkaibigan. Okay? Hindi porket natalo ko sila or natalo nila ako, friends over na. Or hindi ko na sila kakausapin kasi kalaban ko sila. Hindi ganun yun. Okay? Kaya lagi nyo yung tatandaan. Magkakaroon ka ng kaibigan sa lahat ng sports na lalaruan mo or sa pag-exercise mo everyday. Makakasabayin mo sa facility or sa lugar na pinag-exercisean mo. Okay? Next. Okay. Boost your metabolism rate, which is our number 9, helps in weight loss. Okay? Siyempre, parang continuation to nung improves, boost your metabolism rate. Nga, sa playing badminton burning up calories, okay, sweating a lot because you're moving, you're doing intense play or intense skills, okay, tutulungan ka ng badminton makapagbawas ng timbang, okay. Next. Decreases the risk of diabetes. A badminton play sweats you up a lot, which decreases the diabetics inside us. It tames the production of sugar by liver and decreases fasting blood
sugar. Now, have your favorite sweet in a whole heart because you are sufficing the gap with a healthy habit. For me, when you're taking a lot of sugar or lumalagpas kayo dun sa limit na kung yung amount lang na dapat per day ng pag-consume ng sugar, is kailangan nating gumawa ng way kung paano mo mailalabas yung sugar na yon. Okay? So, ano ba yung mga way na yon? Yon, pwede nga exercise, pwedeng doing sports or doing exercise. So, yun yung mga way, yung mga, pwede din yung ano, pwede din yung paggawa ng mga gawaing bahay. Okay? Basta pinapawisan ka. Sa pagpapawisan ka sa bagay na gagawin mo, yun yung way para malabas yung sugar na tinake mo or yung mga sobrang sugar na tinake mo that day. Kasi meron lang, meron tayong limit every day sa pagtake ng sugar, salt, yan, merong mga limit yan. Okay? So, masama ang sobra. Okay? Huwag kayong kakain ng sobrang matatamis na pagkain, sobrang alat na pagkain, sobrang asim na pagkain. Limit lang. Limit lang tayo. Parang ano, parang drink moderately. Okay? Pero sa pagkain, eat moderately lang. Okay? Kung ano lang yung kailangan ng body natin, yun lang din yung kailangan natin intake. Tanong, paano naman kung super like athlete? Okay? Paano kung or madaming ginagawa or madaming physical movements? So, kung alam niyo yung sa nutrition, kung nadaanan niyo yung nutrition, meron silang parang triangle doon. Then it says na if you're physic like me, athlete, na active ba katulad dati, you need a lot of food to intake. Why? Because you're moving intensively sa paglalaro. Sa ako, sa paglalaro ko ng badminton. Kaya kailangan mo ng kailangan mo madaming kumain. Hindi mo lang siya i-limit kasi there are for inactive person like yung hindi sila ano, hindi sila gumagawa ng mga exercise or physical, wala silang physical movement. Meron lang silang limit kung gaano kadaming food lang yung kailangang intake nila sa morning, sa afternoon, and then sa evening. But sa athletes, iba yung pag-intake din. Iba yung pag-intake ng mga taong sobrang active, like yung mga players, okay? Kailangan nilang kumain ng madami. Pero yung pagkain nila ng madami na yun, hindi sila magigain ng weight dahil nga naglalaro sila and may way sila kung paano nila binoburn yung mga reserve, yung mga calories or fats na nasa loob ng katawan nila. Okay? Next. Reduce the risk of death. Okay. If you're doing exercise every day, pwedeng yun na yung ano, pwedeng makatulong na yun sa reduce of risk of death, yung maaga kang mamamatay. But if you're kahit na nag-exercise ka or kahit na gumagawa ka ng sports, but meron kang bisyo like smoking every day or drinking alcohol every day, parang walwalan, yon, walang kwenta yung exercise or walang kwenta yung paglalaro mo ng mga sports kung meron kang ganong bisyo. Okay? Why? Kasi hindi siya balance eh. Hindi siya balance. Kahit sabi mong ano ako eh, physically active ako eh. Pero hindi pa din yun yung hindi pa din walang assurance. Okay? Unlike walang assurance na healthy ka. Okay?
Pero once na nag nagaano ka ng ng what do you call this one? Exercise or different sports. Yun, pwede kang magkaroon ng assurance na malaki yung chance mo na maging healthy ka. Okay? So, basahin natin 'to. Badminton may seem to be mere sports activity, but the benefits of badminton is extremely far-reaching and eternal. It's been found that since badminton increases the heart rate and reduces breathlessness, the risk of death for regular player is 23 in 20 years. Yan. Merong study na nilabas about reduce the risk of death when you're playing badminton. But for me, as long as you're doing a healthy lifestyle, like doing exercise, follow your diet, okay, malaking factor na yun para mag-reduce ng risk of death. Okay, so next, increase your lung capacity. A regular badminton match increase your lung capacity. The lung capacity of a badminton player is high compared to a normal person. It is our adrenal hormones which indirectly affects the respiratory system. Ironically, the play which rushes your lungs to catch enough breath while playing enhances your lung capacity. So, when you're doing badminton or any sports or exercise, at araw-araw mo itong ginagawa, nai-enhance niya yung lung capacity mo. Okay? Mas mahaba na yung, hindi ka mabilis mapagod. Hindi ka naghahabol ng hininga. Okay? Iba yung lung capacity mo sa normal person. For example, an athlete and a student, pare silang umakyat ng hagdanan papuntang third floor. Pero pagdating sa third floor, mas pagod yung normal person kaysa doon sa athlete. Why? Kasi mas mahaba yung lung capacity nung athlete kaysa doon sa normal person. Okay? Siyempre, mas madaming physical activities na ginagawa yung athlete than the normal person. Okay? Next. You are smart enough. Okay? Katulad nga nasabi ko kanina sa mental agility, badminton is a strategical play. It needs plans on where to shot, how to serve, what kind of smash, when to return. Everything is a pre-planned process. An understanding between you, your brain and senses. Okay? Hindi pa bumabalik sa'yo yung bola, nag-iisip ka na kaagad kung anong shot or saan mo ipi-place yung bola dun sa court ng kalaban. Okay? That's why you are smart enough when you're playing badminton. Okay? Next. Increases your action. Increases your reflex action. But for me, tinatawag ko itong reaction. Why? Kasi turo sa amin sa badminton, when you're playing badminton, once na hindi pa tinatamaan ng kalaban yung bola, huwag ka muna magre-react. Why? Kasi pag nag-react ka kagad or may movement kang ipinakita sa kalaban nang hindi pa niya tinatamaan yung bola, there's a big chance na mapunta yung point sa kanya kasi mabilis siya makakaisip kung saan niya ilalagay yung bola or kung ano yung shot na gagawin niya kasi nagpakita ka kagad ng reaction sa kanya. Okay? Being a quick sport, it requires lightning reflexes from one to other, both physically and mentally. Physically, you have to switch from one to another to other within count of second, while mentally, you have to reflex back to the shots ideally accordingly. This quick reflexes enhances the way you think and live a daily life too. Okay? That's why huwag ka kagad nung papakita ng reaction once you're playing a specific sports or the badminton.
Kasi kapag katulad nga sabi ko, nagpakita ka agad ng reaction, your opposing player or yung kalaban mong player is makakaisip na kagad kung paano ka tatalunin or kung paano siya makaka-score sa'yo kasi nagpakita ka ng maagang reaction. Okay? So, next. Okay. This is your performance task, which is photo essay making. Take a picture of yourself and make an essay showing the health benefits of playing badminton. So, we have 14, okay? But at least you can give 5, okay? Give 5 pictures with essay. Pwede nyong kuhanin tong excuse me. Pwede nyong kuhanin yung health benefits na nasa PowerPoint natin, but hindi nyo pwedeng gayahin yung meaning. Siyempre, dapat own words ang paggawa ng essay, hindi copy-paste. Okay? Pwede din naman kayong kumuha ng ibang health benefits kung may makikita pa kayo. Pwede din ganun. Then, take a selfie of yourself showing that health benefits. Okay? Or, discard nyo kung paano nyo mapakita sa picture yung health benefits na yun. For example, sabi natin muscle endurance. So, pwede kayo mag-picture mag-picture ng nagja-jogging or nagpo-push up. Okay? Okay na yun. Magagets ko na yun. As long as nakalagay sa essay. Okay? Usually ang essay, minimum of 500 words. But, sige, minimum of 3 paragraphs sa essay. Okay? Na lang. Pag may tanong ulit about sa discussion or sa lesson na to, which is yung benefits of playing badminton, comment lang ulit kayo sa comment section para masagot ko yung mga tanong or clarification na gusto nyo. Okay? So, see you on the next lesson. Okay?